Kamusta na po? Welcome back to my channel. Sa ngayon ho, ang aking i-share naman sa inyo is kung paano balutuin ang tortang puso ng saging. So, umpisa na natin. Lalo na sa mga bago po. Keep on watching! Pagkatapos po nating hiwain at tanggalin ang matigas na parte ng puso ng saging, ay pakukulan po natin ito ng at least 30 to 45 minutes para maluto po talaga siya ng mabuti bago natin gawing tortang puso ng saging. Pipigaan na po natin siya pag hindi na po siya mainit para hindi po siya mapait. Pigaan po muna natin siya bago natin siya tagtarin. Ito po ang lahat ng ating mga gagamitin sa pagluluto. Una, meron po tayong oil. Then, meron po tayong garlic. And then, onion. Harina. Crispy fry. Then, meron tayong breadcrumbs or di kaya pwede po tayong gumamit ng sky flakes. Kung wala po tayo nun. And then, yung ating tinagtad na puso ng saging. Paghaluin na po natin ang lahat ng ingredients. Sanahin natin ang garlic. So, lahat paghalo-haluin na muna natin. And then, meron tayong onion. Kung gusto nyo palang dagdagan ng asin, lagyan nyo po kahit konti lang kasi may crispy fry na. Ito po yung may crispy fry na tayo. So, konti lang para hindi po siya masyadong maalat, tsaka paminta. And then, yung harina, isama na natin. So, pwede tayong maglagay po kahit kalahating cup or one cup, ganun. Depende po sa dami ng lulutuin natin na ano, gulay. So, yan. Sama-samahin natin, haluin natin mabuti. So, ito na po yung outcome ng ating itutorta. Kailangan sticky po siya para hindi po dumikit sa mantika pag niluto natin siya. So, ready to cook na po ang ating product. Nasa sa inyo po kung anong shape po yung gusto nyo. Pag kung bawa gusto ng mga bata ng parang meatballs para mas masarap kainin. Okay, so let's start na po. No. Okay, pwede na po tayo magprito. Mainit na yung ating mantika. Mukhang masarap nga. Chelo, masarap ba? Mukha na ba masarap? Dito po yung anak ko sa tabi ko. Apo. Ang anak ko. Ang aking katuwang sa pagbablog. So, yan. So, kailangan mahina-mahina lang po yung ating boy. Hinaan muna natin ito, ah. So, sobrang hina muna po para maluto ng maigi yung ating puso ng saging. Okay? Suka siya na ito siguro. Huwag na natin tagdagan. Yan. So, antayin po natin siya na mag-brown. Hindi na po ito mahirap tutuin kasi kanina nilaga na natin siya. So, ipapabrown na lang natin siya para po hindi siya masyadong overcook. Hindi masyadong matigas. Okay? So, antayin na po natin siyang maluto. Then, mamaya, babalik pa rin po natin siya. Yan, binabaliktad na po natin siya. Luto na po yung sa kabila. Yan, ang ganda. Ito na po yung outcome. So, kailangan medyo brown na po siya bago natin siya balik-tanin. So, ito na po ang outcome ng ating finished product. Hopefully, nakatulong po ako sa inyo. And if you like this video, please share your comments and baka may gusto po kayong i-suggest na pwede nating lutuin. And I'm here po para po magluto para sa inyo. God bless po. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And click the notification bell para updated pa po tayo sa mga bago pang videos. Always remember to have a better life. Stay healthy! God bless and good luck po!